ngayong araw mga kamungkil, wala pa tayo dun sa main project natin kasi 27 pa tayo babalik dun. Nandito ako ngayon sa isang bahay mga kamungkil kung saan mag-electrical tayo. So bali, papakita ko lang mga kamungkil at nang makapulot naman kayo dagdag kaalaman sa gagawin natin ngayong araw. Tapos, sa mga batikan po ng mga electrician dyan, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na ako po hindi professional na electrician. Kumbaga ang nalalaman ko lang ay natutunan ko lang sa isa ding batikan na electrician dun sa amin noon habang ako'y sumasama sa kanya at nagwa-wiring siya sa bahay. Kaya natutunan ko to, kaya nagsimula na din akong magkontrata ng bahay, mag-wiring sa pahintulot po't ng aking master electrician noon. So, ito po yung una kong ginagawa mga kamungkil. Ito yung, ano niya, metruhan, lumiter. So, bali, yung service drop wire na ginagamit natin mga kamungkil, number 10 po yan. Papunta yan doon, kakabit natin doon. Tapos, kakabit natin dito sa metruhan. Yan. Tapos, ito naman ginagamit ko, yung service drop wire natin, papunta doon sa load wire natin. Number 12 po yan, ginagamit natin. Tapos pagdating dito, bali temporary lang muna itong mga kamungkil, no? Kasi kailangan nilang lumipat dun sa kabilang bahay nila. Dito sa bahay nila mismo, kasi sariling bahay na ito nila at sariling lupa na nila. Kaya ginawa ko mga kamungkil, yan, pansamantala lang muna. Wala munang panel board na nilalagay kundi circuit breaker lang nakikita nyo mga kamungkil. So itong circuit breaker na to, 40 amperes yan. Tapos yung ginagamit kong wire dyan, ito number 12 to. So bali itong isang breaker mga kamungkil, ito yung pinadala ko sa ilaw. Ito, itong breaker na to. Tapos bala ko sana mga kamungkil, sa mga batikan na electrician dyan, kung kasi dalawang breaker yung ginagamit ko, kasi itong isang breaker na to, ito yung ipapadala ko sa mga saksakan niya kasi marami silang gamit. So bala ko sana mga kamungkil, dito na ako mismo mag-i-splice dito sa load wire natin papuntang ano, service drop wire. So bala ko sana ito, dito na ako mismo mag-i-splice papunta dito, kasi yung dadalhin ito yung mga saksakan niya, mga outlet connection niya. Tapos itong breaker na to, ilaw lang dinadala nito. Pero alanganin ako mga kamungkil, kaya dito ko na lang mismo kinuha sa breaker na to, yung load ng breaker na din na ito. So kung po pwede mga kamungkil, commit lang kayo sa baba kung ano yung mas magandang gawin, o pwede bang itong breaker na to, dito ko na muna, dito ko direkta i-connect, i-splice dito sa service drop wire natin kung po pwede. So comment lang kayo mga kamungkil, kasi gaya po ng dating sinasabi ko, ako po hindi batikan na electrician, kundi natuto lang po ako dun sa batikan pong electrician namin noon na kung saan naghihilpir ako sa kanya. Kaya yan, yan yung linya ng mga kamungkil, yung red na nakikita nating wire, yan yung sa mga ilaw. Yan. So papunta yan dito. Tapos, ito yung tugang switch niya. Yan. Yung ginagamit nating wire mga kamungkil, papunta dun sa load natin, number 12. Tapos, yung papunta sa ilaw natin mga kamungkil, ayan, number 14 po yan, ginagamit ko. Papunta yan dito, bali dalawang ilaw yan mga kamungkil, isa. Tapos, papunta dito sa kusina nila, dalawa, ayan. Kasi may division to dito mga kamungkil, ito. Kaya dinalawa nila. Pero mga isang buwan na siguro mga kamungkil, papalitan to lahat. Gagawin ko to ng plano ngayon. Tapos mag-iwan ako ng materyales sa kanila para unti-unti nilang mabili. Para po yung panel board natin, nakabaon na yan sa concrete. May bahay na yan para iwas disgrasya. Tapos may mga junction box na tayo. Tapos itong utility box mga kamungkil, pansamantala lang muna to. Pinatong ko sa plywood, dapat itong mga kamungkil, design kasi nito, nakabaon to sa concrete. So, baling itong isang circuit breaker mga kamungkil, yan yung magdadala ng saksakan. Yung itim na wire na yan,
makikita nyo mga kamungkil. So, yun yung saksakan nila. Papunta doon. Kaya nanigurado na ako mga kamungkil. Kasi medyo delikado po pag isang breaker lang gagamitin natin tapos marami silang appliance. Kaya ginawa ko isang breaker. Yan. Yun yung nagdala ng saksakan. Tapos yung isang breaker na itim, yun yung nagdala ng mga ilaw. So, yan ang mga kamungkil, no? Mamaya papakita ko sa inyo. Bale, yan yung may-ari ng bahay mga kamungkil, no? Busgugoy. Papakita ko sa inyo mamaya pag natapos na natin to. So, kung may mga medyo mali man sa trabaho mga kamungkil, mag-comment lang kayo sa baba para maitama po natin sa susunod. Gaya ng dati, sinasabi ko ako po hindi Vatican na electrician. Hindi, actual ko po lang nalalaman tong kaalaman ko. Base po dun sa paghihilpir ko ng isang Vatican na electrician din doon sa amin. So, ayan mga kamungkil, no? Natapos na natin yung pag-wiring sa bahay nila. Tapos, bali ito lang mga kamungkil, recall ko lang ha. Bali itong isang circuit breaker, 40 amperes to. So, yung ginawa ko mga kamungkil, kasi marami silang mga gamit. Kung nakikita nyo mga kamungkil, dalawang breaker ginamit natin. Itong isang breaker, ito yung pinadala ko sa lahat ng mga saksakan. Sa outlet connector natin ha. Tapos itong 40 amperes, ito yung pinadala ko sa mga ilaw. Para po safety tayo sa sunog. Tapos yung number wire na ginamit natin dyan mga kamungkil, mula dyan sa breaker, papunta dito sa ano natin, kumbaga junction box natin. Pero wala pang junction box to mga kamungkil kasi temporary lang muna to. Pagkatapos ito, magsusulat ako ng materials para bibilihin niya at ma-fix na natin to. Kasi nagawan ko na to ng plano kaya madali na ng trabahoin pagka may mga materials na. So, bali yan mga kamungkil, number 12 to. Itong wire na to. Ito, mula dun sa breaker natin. Tapos itong pinadala ko sa mga ilaw is number 14 ang sa ilaw. So, gumamit tayo ng switch dito mga kamungkil. Tugang switch. Ayan lang yung pagkatap ko mga kamungkil ha. Bali itong red mga itim mga kamungkil. Ito yung line 1 natin. Tapos ito dito sa ilaw siya. Yung red na isa. Pati itong isang red na wire. So, bali ito yung sura sa labas mga kamungkil. Halos ganito lang kasi lahat ng mga nakatapping dito. Yan. Yan yung kuhan niya. Mitrohan. So, papunta dun. So, subukan natin mga kamungkil kung okay ba, accomplish ba. So, iyon natin mga kamungkil. Ayan. So, naka-on na siya. Subukan natin. I-on natin to. Yan. So, ayos yung mga kamungkil. I-off natin. Okay, patay siya. Tapos yung ilaw, isang ilaw nandun. I-on natin. Okay. Okay siya. Tapos yung saksakan natin mga kamungkil. Okay na din yan. 39 din namin. Naka-charge na siya. So, yan lang mga kamungkil. Yung trinabaho ni Mungkil ngayon. Kaya, sa lahat po na nagtatanong, kung round ba ako, is mga kamungkil, pagdating po sa bahay, round po ako, mula po sa construction, plumbing, electrical, pagpipintura, lahat po. Pinagtsagaan ko yung malalaman talaga noon sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga taong Vatican sa pagtrabaho ng ganyan. Kaya sa awa ng Diyos, nakuha ko lahat mga kamungkil. Kaya ngayon, nangungontrata na ako. So, yan lang mga kamungkil, no? Sa lahat ng mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video pag nagustuhan, at pindutin na din ang notification bell na makikita sa inyong cellphone screen. Pag gusto nyo mga kamungkil na lagi kayong updated sa aking i-upload na video, pindutin nyo po yung all. At once again, Mungkil and the Vlog. So, ayan pala yung mga kamungkil, yung mga kaibigan ko. Dito. Yan, si Boss Eric. Ayan, may shout out sa kanyang asawa na sa Macau. Tsaka si, pangalan pare? Jan. Jan, si Jan. Tsaka si
Janjan din, dalawang janjan. At saka yan si madam, yung may-ari ng bahay. Tapos yun yung madam ko, nakatago. Natakot. So, thank you mga kamungkil. So, ayan, paabo lang po mga kamungkil, no? Bali, sa taas po nung bahay na yan, kasi second floor yan, may anim na ilaw dun sa taas. So, hindi ko na lang napakita kanina kasi nagmamadali ako kasi may iba din akong tinrabaho. May inayos ako na pintuan at saka may inayos ako na bubong. Kaya, minadali ko na lang. So, bali, walong ilaw po ang nasa loob ng bahay na yan. Tsaka, naging okay lahat. Kaya, sa lahat po na nakapanood nitong video, lalo lang po sa mga batikan na electrician, so, kung may mali po sa trabaho ko, willing naman po i-accept yung mga comment nyo para po sa susunod, maitama ko po yung trabaho ko. Tsaka, bago po tayo magtapos mga kamungkinlong, gusto ko lang isigaw yung nagpapasigaw sa atin. Unang-una po, gusto ko lang isigaw yung Marcelo Pamilay dyan sa Luo Cromblon from Daday Patrick. So, God bless and safety po sa inyong lahat dyan. Yan po ay mula kay Daday Patrick, tsaka kay Robin Pintaluna, shout out sa'yo, at kay Ed Buinape. Si Robin at saka si Ed po mga kamukil, siya po yung nagkukurik sa akin. Kasi dun sa unang vlog ko, nasabi ko na ang 1 meters is equal to 3 feet. So, kinurik niya po ako, ang 1 meter ay equivalent to 3 feet and 8 inches. So, tama sila mga kamugel. Kaso hindi ko na lang yun nasabi yung 8 inches na yun. Kasi pwedeng magkaroon tayo ng obstacle o magka-problema tayo sa pagsukat dun sa nilayout nating bahay. Kaya, punto-punto na lang po yung pagkasukat ko mga kamungkil. So, kinuha ko na lang po yung mga exes. Kaya, ganun po yung nasasabi ko. Pero actually mga kamungkil, alam ko po talaga yung saktong sukat niyan. Kaya, pasensya na po kayo. At, sa pangalawa pong pagkakataon, inuulit ko sa inyo, yung floor plan po na nakukuha sa bahay na yon ay kukonsume ng 80 by 80 square meter. Tapos yung lupa lang nila ay 40 by 40 square meter, kaya pinaiksian ko na lang yung o pinagkasya-kasya ko na lang yung sukat. Kaya patuloy tayo mga kamukil sa shoutout kay Watsky23B, shoutout sa'yo. Kay John Ray Alto, shoutout sa'yo kapatid. So siya yung nagpapadala sa akin ng video na humingi ng kasagutan tungkol po sa bahay niya kasi nagagawa siya. So ingat-ingat na lang sa paggawa ng bahay mo kapatid, no, kung may problema, message mo lang ako, PM mo. Tapos, isa po siyang YouTuber mga kamungkil. So, supportahan po natin ang kanyang channel. Ayan po. May makukuha po kayong kaalaman dyan, lalo na sa nag-aalaga ng mga baboy. Kasi, mga kapigmit po yung ano niya dito, content. So, pati na rin po si Erwin Tobo. Supportahan natin mga kamungkil ang kanyang YouTube channel. Ayan, yung YouTube channel niya. Pati na rin po si Ilang Tabayin, suportahan natin yung mga content nila dyan. Kung gusto nyo tumama, meron dyan ang kay Erwin Tobo. Kung balak nyo pong magtayo ng maliit na karinderya o restaurant, ano man, so puro pagluluto po yung pinapakita niya dyan. So may makukuha tayong mga dagdag kaalaman dyan. Once again mga kamungkil, maraming salamat po sa sumusuporta sa aking channel. Taos puso po ako magpapasalamat sa inyo, and once again, Mungkil in the vlog. Thank you.